noon. Pero nasa kalsada sa Quezon City ang mga tsuper ng jeep, hindi para mamasada, kundi para magprotesta. Pasado na kasi sa ikalawang pagdinig ang panukalang ordinansa sa Quezon City na No Contact Apprehension Program o NCAP. Pag naaprubahan, imbes na hulihin ng traffic enforcer ang tsuper na lumabag sa batas trapiko, papadalhan na lang ang driver ng notice of violation kasama ng litrato at video na kuha ng mga CCTV. Balak ipatupad ang programa sa 15 kalsada sa lungsod. Ipinatutupad na ang No Contact Apprehension Policy sa ibang lungsod kagaya ng Maynila at Valenzuela. Pero daing na mga driver at operator, hindi sila kinonsulta tungkol dito. Dehado umano sila na basta nalang pagmumultahin ng 2,000 hanggang 5,000 piso kahit hindi naman sinasadya ang violation. Pag ikinokontest po ng mga driver at operator ang mga huli, eh hindi po ito pinapakinggan. Para sa aming mga operator na hindi naman kumikita na ang mga jeep, halos hindi na kumikita, napakabigat para sa amin na magmulta ng ganong kalaking 2,000. Imbis na pambili na sana namin ng bigas, mapupunta pa sa city government. Wala sa timing. Pandemic tayo, napakahirap ng biyahe. Ang jeepney driver na si Michael, 5,000 dapat ang bayaran sa Maynila dahil sa 2 violation. Aniya, kung may enforcer lang sana, ay na-warningan muna siya at hindi agad pinagmulta. Saan kami kukuha ng pangbayad niya? Nangungutang pa kami 5-6 para makabayad lang. Tapos yung, imbes na pampadala mo na lang sa anak mo, wala, mapupunta lang sa violation. Tutubos mo doon. Ang hirap na nga po ng kita eh. Gaya niyan, ilan lang sakay ng jeep, 50%. Ito ang kinatatakutang mangyari ng mga tsuper sa Quezon City pag naging ordinansa na ang panukala. Depensa naman ng konseho, madidisiplina ang mga driver at may iwasan ng kutungan o korupsyon. Bibigyan din umano ng pagkakataon ng mga titiketan na umapela sa grievance committee. So kung gusto niyo pong i-contest yung sinabi sa inyong violation, pwede naman po. Pakikinggan naman po kayo. Pabor naman ang ilang pasahero sa NCAP. Dapat talaga tayo na kahit walang mga imimbing na magbabatay sa atin, madisidisiplina tayo. Mas less contact po and then less hassle po sa mga nagbabiyahe po na hindi na mag-i-stop, ganun. Lalo pag curfew, ay pag rush hour po. Kapag naaprubahan ang panukala, magpapatupad ng isang buwang dry run ang LGU. Bukas, ikakasa ng mga driver at operator ang mas malaking kilos protesta para tutulan ang napipintong pag-aproba sa nasabing ordinansa. April Rafales, ABS-CBN News.